halot dilingin na ang dangal at pagkatao ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Quezon. Pero kita-kita ko ang pamamayag ng ating mga katulgali, pero ang kilayuan ni Rafinante ay yung ating programang ginawa sa ating mga kababayan, sapagkat tinignan ko na yung limandaan, 1,000-2,000 ay masigit nilang itingnan yung ginawa ng inyong Governor Rafinante na pagbabago at kaunaran sa lalawigan ng Quezon. Natalo ako bilang gobernador, pero sa puso't isipan ng mga kawani ng pamahalang paralawigan, panalo si Governor Rafinante. Sa puso't isipan ng mga Christian, panalo si Rafinante. Sa puso't isipan ng mga kapatalan sa Quezon, panalo si Rafinante. Kaya kahit na ako pumunta, kaya ako ay umalis bigla, sapagkat ayaw ko makakita kayo ay nag-iiyakan. Sapagkat pinupuntahan ako, iyak ng iyak, ay baka ako'y mapayak din. Kaya ang sabi ko ay, aalis na muna ako. Pero bumabalik ako dito ng palihim. Pupunta ako dito at ayaw ko pumunta sa Kapitolyo, sapagkat ayaw ko kayo malungkot. Pero ang inyong Governor Rafinante, tunay akong nagmahal rin. Tunay kong minahal ang ating lalawigan. Tunay kong minahal ang ating lalawigan, ang ating mga department heads. Kinararangal ko kayo at yung ating nakasama, pinagawin ko kayo, at saka ating sa department head. Sabi ko kayo ang ating department head, at kinararangal ko kayo na kayo ating nakasama. Gusto ko sabihin sa inyo, hindi ba ako ang laban? Sa mga kawain ng pamahalaang paralawigan, pwede pa kayo tumayo. I would like to take this opportunity na magpasalamat sa inyo lahat sa inyong ginawang pagpapagal nitong nakaraang eleksyon. Kaya sa inyong lahat na nagalito, ako'y nagpapasalamat sa inyong ginawang pagsuporta, yung inyong ginawang pagpapagod. Itinararangal ko kayo lahat na kayo aking nakasama sa panahon ng aking pangalungkulan bilang gobernador ng lalawigan ng Quezon. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan yung inyong mga gabi, yung inyong mga ginagawang pangbibiro sa akin. At hindi ko makakalimutan na talaga naman tulay ng inyong minahal ang inyong Governor Rafinante. Kaya ikaw, Alona, huwag mo na kumubusin ang iyong iyak. Ang mga department head, tama na. Kaya ayaw ko kayong matharap noon, sapagkat talagang kayo ay mahal na mahal ito, mga department head, mga isang department head, mga kawain ng pamahalaang paralawigan, sa ating mga media na naririto. Pero nais ko sabihin sa inyong lahat, kahit saan ako pumunta, makakatingin ako ng diretso sa ating mga kababayan. Kahit saan ako pumunta, nakataas pa rin ang aking nose.
sapagkat alam kong may ginawa ako para sa pangulan ng dalawhian ng Quezon. Tuwing Monday, nakasingan niyo ako na sa flag ceremony. Kaya aking kinakausap ang lahat ng tao dito sa ating dalawhian. Simula Tuesday hanggang Saturday, nasa ibang bayan ako. Dahil yung Governor Rafinante, totohanan akong nagtrabaho para sa pag-ulad ng lalawigan ng Quezon. Hindi ako nagpatulog-tulog sa pansitan. Nakita natin kung gaano kalawak ang lalawigan ito, pero pinatunayan ko lamang sa inyo na kahit malaki lalawigan ito, kung ang gobernador ay totohanan ang nagtatrabaho, hindi malaki ang lalawigan ito. Sapagkat kung ang gobernador ay totohanan ang nagtitikod sa ating mga kababayan, anuman ang laki ng ating lalawigan, kaya niya itong puntahan, napuntahan ko ang pinakamalayong barangay, ang Pagtanahan, ang Umiray, ang malalayong barangay. Kinabot ko ang kamay ng ating mga kababayan. Aking binigyan ng parte ang pag-ulan ng ating lalawigan. Inalis natin ang hospital. Maraming salamat, Dr. Tulias. Palakpakan po natin si Dr. Tulias. Maraming salamat sa lahat ng mga department heads na naririto. Na talaga ang ating pong naiayos ang ating pong lalawigan. Hindi po ako nagpatama-tama. Nakita ko po kung paano siniraan ang ating lalawigan. Habang sinisiraan ang inyong Governor Rafinante, ang sinisiraan ay ang ating pong lalawigan. Ang lalawigan ito ay ating pong inayos. Atin pong iniayos ang lahat ng balusot dito sa atin pong lalawigan. Linaban na natin ang illegal fishing. 49% ang increase ng huli ng isda natin. Tumaas tayo. Napakarami ang butanding sa ating lalawigan. Ibig po sabihin, panalo po tayo sa ating programa sa paglaban sa illegal fishing. Linabanan po natin ang pagbubuto ng Diyos. Pati po ang bigo na hindi makadaan sa ating mga lalawigan sapagkat bawal ang magbuto ng Diyos, bawal ang dumaan dito na may dalang tomo number sa ating mga lalawigan. Dinignan po ang Diyoso na total lakba. Linabanan po natin ang illegal drugs sa lalawigan ng Quezon. Subay pagdating ng halalan, sinalauna ang dangal ng ating lalawigan. Pinalabas tayo sa international community na ating lalawigan ay talama ang droga dito sa ating pong lalawigan, na kaya lamang itong nagagalap at nangyayari ang panahirang ito ay dahil mayroon pong eleksyon